Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiumano sa mundo ng social media ang nakakagimbal nga na isinuwalat ni Attorney Glenn Chong at Madam Maharlika. Dito nga natin makikita mga kaibigan na umatras nga ang buntot ng COMELEC at si Romualdez Tambaloslos. Dito natin mapapatunayan na talagang linikom na nga lahat ng ebidensya ni Attorney Glenn Chong at ilalabas nga ito sa publiko. Kaya naman talagang nangangamba nga ang mga Tambaloslos loss na ito dahil maisisiwalat na ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa di umano sa COMELEC at sa loob mismo ng Malacañang. Dahil kung makikita natin mga kaibigan ay talagang pinapahirapan nga nila ang taong bayan at puro na lang paninira ang kanilang ginagawa at hindi na nila tinutulungan at hindi na nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Dito nga natin makikita mga kaibigan na namumulitika na naman sila, lalong-lalo na itong Seltambaloslos na ito dahil ginagamit ang Malaya Rice para sumikat. Ngunit hindi nga ito nagtagal dahil ibinunyag at isiniwalat nga ni Madam Maharlika kung ano nga ba talaga ang totoong hangarin ni Romualdez na ito dahil tatakbo ito sa susunod na halalan. Kaya naman ngayon pa lamang ay lininikom na nila at talagang inuumpisa na para durugin nga si Vice President Sara Duterte na hindi naman nagpapatinag dahil nga sa confidential fund ay talagang masisira nga ba ang himahi ni Vice President Sara Duterte at kayang-kaya ba talagang mapatunayan ng mga pulpolitiko na ito na talagang binulsang araw ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund at hindi nga raw ito ginastos sa taong bayan na binaltahan ng maraming matitinong abogado na talagang pinagtanggol si Vice President Sara Duterte at dinurog ang mga Tambaloslos na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Glenn, nabasa ko sa iyong Facebook page, mukhang bumahag, hindi mukha, bumahag ang buntot nitong 8 na lawyers and 5 commissioners ng COMELEC. Di ba, napag-usapan natin nakaraang araw na ngayong October 17 ay didinggin itong disqualification case na inihain nila General Rio, Colonel Odonio, Gus Lagman, and Mr. Isaac para nga huwag na sanang magpatuloy na magbenta ng pandaraya ang Smartmatic. So ano ba nangyari doon, Attorney Glenn? Ipakishare naman dahil excited na ang ating mga kababayan na marinig kung ano nangyari doon sa loob ng COMELEC. Actually, ma'am, mga kababayan, ganito po, nagsimula po kami alas 10 ng umaga kanina. Pero bago po kami umakyat, may misa po doon sa baba kasi 'di ba may prayer rally din doon and binasbasan po kami ni Father Robert Reyes at ako po nagpapasalamat po sa kanina. At okay, nakilala pa niya, natandaan po pala niya ako dati kasi magkasama din kami niyan sa itong anti-smartmatic. And then umakyat na kami. Then maya-maya nagsimula na yung hearing, pumasok na yung 5 commissioner. 5 lang ang present doon, kasi 7 yan sila eh, so yung 2 absent. So yung 5 nandun sila. Siyempre, nandun si Chairman. Okay. Yun nga eh, ma'am, mga kababayan, hindi na ako nag-nekte kasi baka matalo ko siya sa sartorial elegance. So okay, hindi na ako nag-nekte. Kasi siya naka-Amerikana, naka-nekte eh. So ako hindi ako nag-nekte para at least mababa ng konti. Kasi kung hindi, baka talo ko siya. Okay. Baka matalo ko siya in terms of sartorial elegance. So at any rate, opening statement ng lawyer ng petitioner, isa lang naman ang abogado namin. Ang petitioner dito, ulitin ko, sina General Reyo, Colonel Odonio, Gus Lagman, at si Frank Isaac. And then witness lang ako rito. So pero nandun kami, si General Reyo, si Colonel Odonio, the early bird si Colonel Odonio, nauna pa doon sa amin mga 2 oras yata. So si Gus Lagman, ang wala lang doon si Isaac, pero nandun ako, 4 kami plus. Siguro ang sa petitioner, 4 kami plus may 3 sa likod, 7 lang kami. 7 lang kami. So ibibigay ko sa inyo yung audience, mga kababayan, na yung 5 commissioner nasa harap namin. Of course, si Garcia nasa gitna. Tapos
dalawang commissioner sa kanyang kanan at kaliwa. Tapos tatlo ang clerks nila dyan sa harap. Tapos kami dito naman side sa kanan, kaliwa. Isa lang ang abogado namin. Tatlo ang petitioner, isang witness. So, isang abogado, tatlong petitioner, isang witness, lima. Plus may tatlo kaming kasama siguro. Plus si Mike kasama ko kasi siya yung nagbitbit ng ebidensya ko. So, siyam lang kami. Okay. Samantalang sila, siyam kami. Samantalang siya, sila, ang lead counsel ng Smartmatic ay si Christian Lim. Christian Robert Lim. Siya yung dating commissioner ng COMELEC. Na ngayon ay naghahanap buhay bilang tuta ng Smartmatic. Smartmatic. At tuta, sasabihin kong tuta. Kasi commissioner ka na eh. Bakit kang bumaba pa dyan sa napakamababang trabaho ng Smartmatic? Okay? Uh-huh. So, tapos may pinangala, may tatlo siyang abogadong katabi. So, apat. Tapos apat sa likod. Alam ko yung dalawa doon sa dulo ay galing sa Accra. Accra Law yung dalawa sa dulo. Accra Law. And then may dalawa pa. Tapos may tatlong official ng Smartmatic. If I remember, so if I'm not mistaken, walo yung abogado nila, basta nandun yung mga official nila. Okay. Tapos, well, of course, ang karamihan, ang audience ay mga empleyado ng COMELEC. Ito yung mga abogado ng mga commissioners, nandun sila nanonood. Uh-huh. So, in other words, mga kababayan, teritoryo ng Commission on Elections, kasabwat si Smartmatic. Sa kanila yung lugar, teritoryo nila, kanila hinarap, yung audience. Hinarap mo sila. So, sila yung, kanila yung audience. Sila pang may hawak ng proseso, control ng sila may control ng commission. Pero yes. Ito lang ipapakita ko sa inyo mga kababayan, hindi natakot si Glenn Jung. Hindi ako natakot. Humarap ako sa kanila. Oh, nandun ako sa harap. So sinabi na ni Attorney Jose, Your Honor, nandito po si Attorney Glenn Jung. You can ask him questions if you have is available. Something like that. Basta nandito si Glenn Jung. Handang mm-hmm. sumagot sa mga tanong ninyo. And it was addressed to the commissioners and of course sa Smartmatic. Okay, so pagkatapos noon, nag-presentation ng Smartmatic. So unang issue. So nagsalita rin siya about sa unang issue. Pangalawang issue. Pangatlong issue ako. Uh-huh. Sabi ko nga kay General Rio, Sir, mas marami pa yata siyang sinabi sa issue ako kaysa yung unang dalawa. Oh, yung unang issue tungkol sa Smartmatic, mas marami pa siyang sinabi paninira sa akin. Against okay, sayo. Paninira actually. Instead oo, na so, about the Smartmatic, about your personal at parang personal attack, tama? Oh yes, actually personal attacks yun ang sinabi niya. Mm-hmm. Ito mga sinasabi ni Glenn Chong, chismis. Okay, chismis. Oh. Ibinigyan ka ng pagkakataon para tanungin ako bumahang buntot mo, Robert Lim. Correct. Okay, we will come to that. We will come yeah. to that. Papakita okay. natin dito how afraid you have been. Kamu yung kayong Smartmatic. Okay. Alam mo, ma'am, mga kababayan, bigyan ako ng note sa likod. Ano daw? Yung nakikinig. Hmm? Ano daw yung Attorney Glenn Chong? Case is not about the Glenn Chong. The case is not about Glenn Chong. Oo. The case is not about Glenn Chong. Pinasa to sa likod ko at pinakita sa akin. The case is not about Glenn Chong. Kasi mas marami pa siyang sinabi para siraan ako. O itong abogado ng Smartmatic. So, ito mga kababayan, ilagay natin. Si Robert Christian Lim or Christian Robert Lim uh-huh. ay dating commissioner ng Commission on Elections. Tapos ngayon, ang official designation niya, spokesperson. Kanina, siya yung lead counsel doon. So, abogado uh-huh. na naman siya. Okay. Ang sa akin mga kababayan, wala bang delikadesa itong taong ito? Galing ka sa Commission on Elections. Tapos ikaw ngayon ang sumusulong sa vendor ng COMELEC. Buti sana kung natapos na ikaw, wala na siyang connection sa COMELEC. Iyo tumatanggap siya ng pension sa COMELEC buwan-buwan. Pera ng bayan, yes. Oh, pera ng bayan, tumatanggap ka. Robert Lim, I accuse you directly. Meron kayong pension. I think if I remember, it's equivalent to 1 month's salary. To your last salary. Ang salary ninyo is mahigit 100,000. So tumatanggap ka mahigit 100,000 buwan-buwan sa gobyerno ng Pilipinas through the Commission on Elections. Tapos ngayon, sinusulong mo yung interest ng vendor ng Smartmatic sa COMELEC mismo. Wala kang delikadesa. Robert Alam Christian niya. Lim, nasaan ang delikadesa mo? Isuli mo yung tinatanggap mong pera sa gobyerno. Kasi Bravo. You are actively pursuing
the private interest of a vendor na nandiyan naghahanap buhay sa COMELEC, kung saan galing ka dati dyan. Tingnan niyo mga kababayan, tumatanggap na mahigit 1,000 bawat buwan galing sa pera ninyo. Tapos ngayon, siyang nagsusulong para makapasok yung Smartmatic dyan sa COMELEC. Kung hindi mo sa spokesperson kanina, abogado siya. So ulitin ko mga kababayan, 5 commissioner ang nandun. 5 commissioner ang nandun, karamihan abogado. Mga abogado, may fiscal pa. Well, I was expecting itong bitiranong fiscal, gigisahin ako. But I am prepared. Yes. Mga kababayan, sa mga naniniwala po sa akin, itong manok ninyo hindi maatras. Tandaan nyo yan. Kahit sino pa ang kaharap ko, hindi ako aatras. You bet on the right horse. Hindi ako aatras sa mga naniniwala sa akin. Hindi ko aatrasan ang mga kalaban ng sambayan ng Pilipino. Haharapin ko kahit teritoryo ninyo, audience ninyo, home court advantage ninyo. Tandaan nyo yan. Imagine, home court advantage nila, teritoryo nila, audience nila, kontrolado pa nila, ma'am, mga kababayan, ang proseso. If they ask me a question and stop me, I could not do anything. But no one ever dared to ask a question, not even my name. Kung wala talaga ng tanong. As in wala, takot na the moment I open my mouth, they will not be able to control me. Parang yun ang kinatatakutan. That's what. For sure. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo mga kababayan. Dahil, kung meron akong istorya, at merong istorya si Smartmatic, dito mo matitimbang yan sa pagtatanong. Kaya nga merong cross-examination . Kaya merong cross-examination sa trial para matimbang mo, mabusisi mo yung istorya ng witness. So ang witness nandun, ready. Sa loob. Inoffer pa ng abogado. Andito, si Glencio, tanungin nyo kung may kayong gustong itanong. Ay, yes. Ito namang si Smartmatic mga kababayan. Ma'am, dito sa kanilang sagot, yung sagot nila itong sagot nila, halos 102 pages ito kasi kasama yung annexes. Mm-hmm. So 102 pages kasama yung annexes. Alam mo ang sagot nila sa 15 page affidavit ko, 235 words. Kasama pa yung mm-hmm. 235 words ang sinagot nila sa 15 page affidavit ko. Imagine, okay. Kasama pa ang A&N dyan. Kasama pa yung articles na A&N dyan. Okay. Oh, imagine. So, dito mga kababayan, ang tawag nila sa akin ay stranger to the electoral process. Nasaan ba yung stranger to the electoral process? Stranger to the electoral process. So, hindi mabigkas-bigkas ang pangalang attorney. Hindi mabigkas-bigkas ang pangalang. Ayan. Stranger to the electoral process. Yan, dito sa itong malaking stranger to the electoral process. Oo, yes, yan. Yes, yes. Yan ang tawag nila. Eh, ang sa akin, commissioner kayo, hindi nyo man lang tinanong kung sino ka ba. Ano ba pangalan mo? Kasi dito, ang pangalan mo, stranger to the electoral process. Eh, okay. Ako na tuloy yung boy who must not be named. Sa halip na sila yung Voldemort. Ako pang ginawa ang Voldemort. The boy who must not be named. Hindi ako pinapangalanan. So at least man lang dapat may nagtanong, ano ba pangalan mo dyan, witness? Kasi ang tawag sa iyo dito, stranger to the electoral process. At remember mga kababayan, makikita ninyo yan. Walang nagtanong. As in lahat takot. Pero ito ma'am, buti hindi sila nagtanong. Kasi kung nagtanong sila, I'm prepared. Ito. Yan po ang mga ebidensya. Itong ebidensya ko, isasampal ko to sa mga mukha nila. And they will not be able to recover. Kaya sila natakot. Kasi alam nila na, the fact Attorney Glenn, na alam nila na may ginagawa silang hocus-pocus at panggagago sa bahay, talagang matatakot sila sa isang Attorney Glenn Chong na ang bala ay katotohanan. Yun lang. Yes, ma'am. Tama po kayo, ma'am. Mga kababayan, alam nyo, I don't go to court na hindi preparado. Hindi ako papasok sa laban na hindi ako preparado. I will be prepared at all times. Kahit ano pang ibabala nila sa akin, I'm prepared. So, tulad kanina, ma'am, mga kababayan, mm-hmm. Hindi naman po ako binigyan ng pagkataon na
sagutin yung mga paninira ni Smartmatic. Okay, so I took notes of that. Pero you know, ma'am, habang nagsasalita si Chris Sanlim, okay, alam ko yung dalawang abogado doon sa kabila, tinututukan ako eh. Tinititigan ako eh. What was my reaction? So I was just smiling. I was giving them, I am confident to face your accusations kasi alam kong hindi totoo. Okay? I am confident. So pinapakita ko sa kanila, hindi ako matitinag dyan sa mga paninira nyo. Parang ini-intimidate kanila by just, parang intimidating ba ang, they're trying to intimidate you, parang ganun ba yung mga tingin nila, paninindak, pero sila yung nasindak? Hindi naman. I think they were just observing ano yung demeanor ko habang naglitaniya si Butlim doon sa harap. With matching PowerPoint presentation, pinakita pa doon. Ito si Glenn Chong, ganito, ganyan. Well, I was just smiling. I smiled in front of Garcia para makita niya, hey boy, I'm not afraid of you. I'm not afraid of you guys. Kayo nandyan sa ibabaw ng sa inyong trono. Hindi ako takot sa inyo. Tapos pinapakita ko dito sa mga abogado nila, hindi ako takot sa inyo, tatawanan ko lang kayo. So, actually, there was one point, mga kababayan, na si Butlim halos umiyak na. Halos umiyak na. Sabi niya, impunity. Ito yung term niya, impunity. Kaya ganyan yan si Glenn Chong. Dahil because of impunity, hindi niyo kinakasuhan. Parang bakit inuutusan niya ang COMELEC. Yeah. Hindi, parang inuutusan niya ang COMELEC na kasuhan niyo to. O kasi sinabi niya, may kaso to si Glenn Chong. Yun yung opening niya. May kaso to si Glenn Chong sa COMELEC. Kaso, kulang ng isang commissioner para makasuhan. Okay. Kulang daw sila ng isang boto para ako makasuhan. So, tapos sabi niya, marami siya sinabi, tapos sabi niya, impunity, that's the reason why ganyan yan si Glenn Chong. Dahil hindi kinakasuhan. Excuse me, Botlim, pwede kitang sagutin. Hindi madali gawa-gawa ng kaso. Especially pag ako ang kalaban mo, gigisahin kita. I'll chop you into pieces. Sa korte. Yeah. Okay? Ito, mga kababayan. Unang-una, itong paratang nila sa COMELEC, kaya nga hindi mabuo-buo ng commissioner na pumirma. And in fairness, hindi ito yung mga incumbent na commissioner sa hindi ito. Ito yung sila Butlim yan. Sila Butlim yan nung siya pa ay commissioner. Oh, he's crying because siya commissioner, hindi niya mapapirmahan sa mga commissioner ng buo para makasuhan ako. That's why he was shouting impunity. Kasi hindi niya mabuo-buo yung pirma. Kahit sabi nga niya, kulang ng isa. At hindi nila ako makasukasuhan. In fairness, hindi ito yung mga commissioner. Yeah. So ang paratang nila, mga kababayan, in short, nagpanakaw daw ako ng balota sa Baguio City para ipakita na may dayaan. Okay? Ito, ma'am, ha? Logic. Okay, simple lang, logic. Nagpanakaw ako ng balota sa Baguio City para ipakita na nagkaroon ng dayaan. Excuse me, bakit sa Baguio City ako magpapanakaw? Kontrolado ko yung lugar ko sa biliran. Patun ako nagpanakaw. Dama. Diba? Plain and simple. Kung gusto kong magpanakaw ng balota, mga kababayan, sakyan natin ang istorya ni Butlim. Kung gusto kong magpanakaw ng balota, bakit ako magpapanakaw sa Baguio City? Hindi ko kilala ang mga tao doon. Samantalang at that time, may tatlo pa akong mayor na nakaupo ng mga incumbents. Pwede ako magpanakaw ng balota sa munisipyo kung saan naka-istorya yung mga balota. Kung gusto ko talagang magpanakaw, hindi doon ako sa bilirang magpanakaw dahil kontrolado ko pa ang lugar at that time. Hindi sa Baguio City. That's illogical, mga kababayan. So you see, point one, talo na si Butlim. Talo na si Butlim. So ito, mga kababayan, ang kanilang testigo sa akin ay itawagin na lang nating WA, yung initial nitong taong ito, WA. WA. Okay. Ito yung ginamit nilang, ma'am, ito yung ginamit nilang testigo laban sa akin. Itong testigo na to, gumawa ng istorya dahil pinatanggal ko to sa trabaho dahil ninakaw yan yung 300,000 piso ng pera ng amo niya. Oh. Ninakaw niya. Naubos yung 300,000 pesos. Mm-hmm. Naubos yung 300,000 pesos na pera ng amo niya pang invest doon sa Tacloban at the time of Yolanda. Kasi nung nagbagyo, maraming nasira. So ang proposal niya, ma'am, mamili tayo ng scrap metal doon sa Tacloban kasi maraming scrap na yun. Eh, simple naman. Yung amo niya nagbigay ng 300,000.
Tapos, tinawag ako ng amo, sabi niya, Glenn, you're a CPA, pwede pang i-check mo ito. And I found out na wala na yung 300,000. So sinabi ko, you fire this guy. The guy knows me and Richard Santillan. So, tumakbo kay Brillantes, nag-report. Sinakyan ni Brillantes, at yun ang ginamit na testigo laban sa akin. So unang-una, yung 300,000, ninakaw niya. Pangalawa, dati-rati mga kababayan, meron pa akong police escort. Itong police escort na to, pinsan ko to. Dala-dala ko pa to mula sa biliran ng congressman ako. Because of Yolanda, umuwi siya doon sa amin kasi nga nasira din kami. So umuwi siya doon sa amin at nagkita sila ni WA. Itong witness ng Smartmatic. So nagkita sila ni WA. Tumawag itong aking police escort at sinabi niya, Haya, Haya kasi ang tawag niya sa akin. Haya is kuya in Chinese. Kuya. Haya. Kuya. Haya. Ano? Pinadala niyo ba itong si WA dito sa amin? Sabi ko, bakit? Imagine, tinawag ako at yung iba mo pang mga police na escort dati at magbuo daw kami ng grupo para mang hold up ng mga gasoline stations. Oh my God. Doon sa Tacloban. Sabi, kasi di ba, at that time, ma'am, walang kuryente sa Tacloban. So, syempre, maraming pera ang gasoline stations kasi bumibili ng gas, oil. Tapos walang kuryente. Prudo. Sumadilim sa gabi. So imagine, itong witness ni Smartmatic at Comelec, inudyukan yung police kong escort na mag-hold up ng gasoline stations. So pagkatapos nun, eto na. Tumawag si TV5. Sabi niya, sir, may final na kaso sa inyo. Si WA ang witness. Sabi ko, okay. Sabi ko, sinong nag-inform sa inyo? Sabi niya, sir, Smartmatic ang nagmudmud ng mga press release. O imagine, si Smartmatic ang nagmudmud ng press release. I-official yun ng TV5. So, after that, pinost ko sa Facebook. Ayun, lumabas. Okay. Ito, ha? Ito. Okay. Isang official ng Bureau of Jail Management and Penology nag-execute ng affidavit. Itong witness ni Smartmatic nag-alok sa kanya na mabenta ng droga sa mga prisuhan. Si WA. Oh. Okay. Yes, si WA. Itong witness ni Smartmatic at Comelec. Ha? Kaya pala si Butlim ayaw magtanong. Kasi kung tinanong ako, lalabas to lahat. Oh. Imagine, ilabas natin yung dito. Witness ninyo. Ilabas natin dito para makita ng taong bayan kung gaano ka who does itong Smartmatic in cahoots with Comelec. O sige, kasuhan niyo ako, lalabas to lahat. Wala akong problema. Haharapin ko kayo. Oh, yes. Itong opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology, ang offer ni WA ay magbenta ng droga sa mga kulungan. Idadaan sa kanya. Oh, maliban sa mga hold up ng gasoline station, magbenta ng drugs droga sa mga kulungan. Oh, nawala pa yung 300,000 ng kanyang amo. Tapos meron akong email dito from one Sarah Panganiban. Swinindol ni WA ng 250,000. Wow. Sinindol ni WA ng 250,000 pesos sa loob ng LTFRB office. LTFRB? And then, meron akong affidavit nito. Tapos, isa pa. May isa pang media personality. Kilalang journalist. Sinindol din ni WA. Kasi kung tinanong ninyo ako kanina, nandoon sa likod si journalist. Nandoon sa likod namin si journalist. I could call him. Oh, sige, ikaw na magkwento dyan kung paano ka sinindol ni WA. So, meron pa ako rito. Okay. I also posted at that time yung booking sheet and arrest report. Booking sheet and arrest report. Nahuli si WA ng Manila Police Department nagbenta ng Karnak vehicle. Oh, my God. Nagbenta ng Karnak vehicle. So, pinakita ko po yung booking sheet and arrest report sa kayong piano, yung fingerprint ni WA sa Manila Police Department. Meron pa ito. In-email sa akin. Minulistian niya yung isang bata. Minulistian niya yung isang bata. Wow. Tapos meron pa siyang binilhan. Ma'am? Yeah, go ahead. Tuloy, Attorney Glenn. Bumili ito pa ng tatlong tuta na mamahalin, nag-issue ng cheque, tumalbog, halos umiyak yung kumausap sa akin. Sabi niya, sir, yung pambayad sana ng tatlong tuta ko, sir, para yun sa hospitalization ng nanay ko.
Tapos wala akong mapa-hospital kasi tumalbog yung check eh. So you see, mga kababayan, pumick up si Smartmatic ng isang gutter criminal. Isang gutter criminal. Nagnakaw ng 300,000 sa kanyang amo. Uh-huh. Inudyukan ang polis kong escort na manghold up ng gasoline station. Yeah. Kinausap ang isang Bureau of Jail and Bureau of Jail Management Penology ng magbenta ng droga sa mga kulungan. Uh-huh. Sinindol si Sarah Panganiban ng 250,000. Si media reporter, kilala nyo ito, swinindol din ng pera. Booking sheet and arrest report dahil sa pagbenta ng carnap vehicle. Yung tatlong tuta na tumalbog yung cheque at yung child molestation. So hindi lang swindler, hindi lang carnapper, child molester pa at holdapper. All in one. Mga kababayan, makikita ninyo. Ma'am, makikita ninyo anong klase si Smartmatic. Kasi silang nagmudmud ng ano eh, ng press release. So galing sa kanila yan. Kaya nga, nakita yan ng mga komisyoner na kasama ni Christian Lim. Nakita yan. Kaya ayaw pumirma. Hindi niya mabuo-buo, mga kababayan, yung apat na majority signature. Hindi niya mabuo-buo. Pumirma lang si Andres Bautista dahil nagalit siya kasi pinost ko na bumili siya ng latigo at siya palang nilalatigo. I know that latigo. Okay. Oh, ang natandaan ko, dalawang lim ang pumirma plus si Andres Bautista. Si Andres Bautista, galit yun sa akin mga kababayan kasi pinost ko sa Facebook na si Lisa Marcos din ang nag-joke sa akin noon eh. I-post mo yan, i-post mo yan. Na bumili si Andres Bautista ng latigo tapos paminsan-minsan paika-ika na pumapasok sa Comelec. Isa pala ang nilalatigo. Nagpapalatigo. Tuwing intimate moments. O siya nagpapalatigo tuwing intimate moments niya. Eh sige, galit na galit si Bautista. Di pumirma. So tatlo lang sila. Lim Bautista. Hindi niya mabuo-buo. Dahil alam nila, pag kinasuhan natin si Gensyong at yan ang klase ng witness natin, taob kayo lahat. Hindi lang kayo Smartmatic, pati kami Comelec madadamay. And I'm ready to prove that. Kaya palagi ko sinasabi, go ahead. Kasuhan niyo ako dyan. Kasi haharapin ko kayo. Yan ang hindi niyo kaya to. O yan ang hinihintay ko. Kaya ito ang hinihintay kong pagkakataon. Eh kanina, meron na sana akong chance ipakita to. Eh, bumahag naman ang buntot, mga kababayan. O so, sinabi ko na sa inyo lahat ngayon. O ito, gutter criminal, ginagamit ninyo laban sa akin. Umobra ba? Hindi. Kahit pa yung isang nilalati ko, hindi pa rin nakakuha ng additional na boto. Pati si Botlim. Kaya siya kanina, halos, he was crying. Impunity. Ito yung rason kung bakit ganyan si Glencho. Impunity. Excuse me, I'm telling the truth, kaya wala kayong depensa. Kahit anong gagawin ninyo? Kaya hindi na lang kayo tinanong. Kasi talagang pag tinanong hindi kayo, na lang tinanong. Tuloy-tuloy yung inyong magiging statement, ang inyong expose. Yes, ma'am. Sa tingin ko, they're afraid na pag bumukay ang bunganga ni Glencho, talo tayo lahat. Whether I will open my mouth there or outside, talo pa rin kayo. Okay, ito. Pangalawang isyo, nasagot ko na yan. Botle, makinig ka ha. Leche ka. Pesting yawa. Leche ka lang kung ang tao. Pesting yawa. Yawsing eh. Oh, ito. Okay. Oh, pangalawa. Sabi na naman niya. Itong Glencho na to, sinungaling. Itong Glencho na to, sinungaling. Sabi niya, hindi siya abogado ni Marcos. Sabi niya, hindi siya representative ni Marcos. Nung protesta. Protesta. Oh. Hindi daw siya abogado ni Marcos. Pero ito, merong sulat. Oh, meron siyang sulat. Ang sumulat si George Garcia. Hindi niya sinabi. Si George Garcia nandun. Ang sumulat si George Garcia. Kasi hindi niya sinabi sino sumulat. Kasi nandun nakaupo. So sabi niya, ito may sulat. Galing sa kampo ni Marcos. Attorney Glencho is one of our representatives. Ito. Tapos sabi niya, pinakita niya yung transcript sa hearing. Ito yung hearing na nabuking yung 459 precincts na is that your final answer? Bumalik siya doon eh. Mm-hmm. Tingnan nyo mga kababayan yung YouTube na yun. I think that is July 31, August 1, 2018. Yun yung na hearing. Pinakita niya ma'am. Ayan o, sinungaling si Glencho.
Ang sagot ko, Robert Lim, ikaw yung sinungaling. Kasi po, ang ginagamit niyang term is representative of Marcos. Ang tanong ni Senator in... Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga ang paghahanda ni Atty. Glenn Chong para labanan ang nangyayaring kabalbalan sa COMELEC at ng mga tambaluslos na ito na pilit nilang pinaglalandakan na maraming silang nagawa at walang pandaraya at walang pandarambog sa taong bayan ang kanilang ginagawa. Ngayon nga ay talagang nagsasama-sama na ang matitinong opisyalis at mga politisyan para naman baltahan ang mga tambaluslos na ito at para isiwalat ang kanilang matinding baho na tinatago. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.